ang mundo ay tinatantiyang 5 bilyong taon na ang edad. Napakarami na malamang ang pagbabago rito mula noong nagsisimula pa lamang ito. Magpasa hanggang ngayon, saksi ang ating planeta sa napakarami ng pangyayari. At kung nakakapagsalita lamang siguro si Mother Earth, malamang na ang dami nating matututunan dito. At malamang na kulang ang lifetime para pakinggan lahat ng mga kwento niya. Kaya naman, naisip ko, siguro si Mother Earth na ang pinakamasikreto nila lang dito sa sanlibutan. Dahil nga, sobrang tanda na ng mundo, napakarami ng alamat ang naitala sa mundong ibabaw. Yung ibang alamat, sobrang tanda na talaga na siguro halos kasing tanda na rin ng mundo. Yung mga alamat na kakaiba ng mga sinaunang lugar, sinaunang bansa, at sinaunang mga tao, maging alamat ng mga sinaunang nila lang. Nasa totoo lang, magpasa hanggang ngayon, wala pang konkretong katibayan kung saan o kung paano matatagpuan o kung talaga nga bang nag-exist ang mga alamat na ito dito sa mundong ibabaw. Tulad na lang halimbawa ng lugar na tinatawag na Atlantis na sinasabing noong unang panahon at magpasa hanggang ngayon nga ay pinaniniwalaang mapayap at masaganang bayan o bansa na matatagpuan sa pinakapusod ng Atlantic Ocean. Dahil nga nasa ilalim ito ng napakalawak na karagatan, ang mga mamamayan dito sa ngayon tinatawag na mga merfolk, mga sirena, mga sireno sa Tagalog, o malamang may siyokoy din dito. Sobrang sikat ng alamat ng Atlantis, kung kaya naman madalas itong gamitin sa mga pelikula at marami ng sikat na pelikula ang gumamit dito. Pero alam nyo ba na sa totoo lang ay ang manunulat na si Plato ang nagpasikat sa lugar na ito? At ang istoryang ito ay minanapa ni Plato sa kanyang mga ninuno. May mga tao pa nga na pinaniniwala ang totoo ang lugar na ito o totoo ang mga pangyayari sa kwentong ito. Ayon nga sa kwento, noong mga unang panahon ay ang Atlantis ang pinakamayaman at pinakamaunlad na bansa sa buong mundo. Napaliligiran at lubog sa karagatan ang malaking bahagi nito. Lumilitaw naman ang kabuuan ng bansang ito tuwing low tide. Noong mga unang panahon ay mga mortal na tao pa ang mga mamamayan ng Atlantis. Ngunit isang araw dahil sa lupit ng kalikasan ay lumubog sa katubigan ng buong isla dahil sa pinakamalakas na pagsabog ng bulkan na naganap noon. Nagkagulo ang lahat ng mga mamamayan ng Atlantis at halos nabura sa mundo ang lahi nila dahil sa paglubog ng kanilang bansa sa tubig. Ayon sa kwento, ang mga nakaligtas na mga taga-Atlantis at ang kanilang mga naging salin lahi ay nagkaroon ng kakayahang mamuhay sa ilalim ng karagatan na parang mga isda. At dito na nga nagsimula ang kwento ng mga sirena o mga merfolks. Sa totoo lang, ang kwento ko ay kurot lamang sa tunay na kwento ng The Lost City of Atlantis. Kaya kung nabitin kayo, ang may papayo ko ay magbasa-basa at manaliksik. Dapat lagi tayong maging mapanuri at maging mapagmasid dahil marami pa tayong hindi nalalaman. Muli ay nagpapasalamat ako sa inyong lahat sa pagbibigay ng maikling oras sa panonood ng maikling video na ito. Lagi niyong tatandaan na ang video na ito ay isang normal na YouTube vlog lamang at hindi isang libro. Maraming salamat uli mga kaibigan.